Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Gaya nga nasabi ko sa mga naunang kwento, aking ipabahagi ang mga karanasan ng bawat miyembro ng aming angkan. At itong matutunghayan nyo ngayon ay ang naranasan ng aking pinsan. Pero bago ang lahat ay gusto ko munang magpasalamat sa mga umaabang ng aking kwento. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin ang kwento. Ang aking pinsan na tawagin nating Romeo ay maagang nag-asawa. Nakatira sila sa isang liblib na lugar doon sa Antique. Sa mga panahon na ito, ay meron na silang anak na 4 na taong gulang na talagang lapitin sa mga nilalang nakampo ng kadiliman tulad ng mga engkantong itim at mga aswang. Ilang beses na rin pabalik-balik doon si Lolo upang gamutin ang bata at bigyan ng pangontra. Isang umaga. Iho, nasaan na yung apo ko? Tanong ng tatay ng kanyang asawa na tawagin nating Mang Crisanto. Nasa labas po ng bahay, nakikipaglaro sa anak ng aking kumpare. Nandun din naman po si nanay. Sagot ni Romeo. O sige. Pumasok na ba sa trabaho ang anak ko? Opo tay, kakaalis lang. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas ng bahay si Mang Crisanto upang laruin ang kanyang apo. Si Romeo naman ay abala sa paghahanda ng kanilang ilalakong mga kakanin sa umagang iyon. Maya-maya pa ay lumabas ito ng bahay para kumustahin ang kanyang anak. Pero nakita niyang namumutla ito at nababalisa. Kaya agad niya itong binuwat at pinasok sa loob ng bahay. Nak, ayos ka lang ba? Meron bang problema? Tanong ni Romeo sa kanyang anak. Pero umiling na lamang ang bata. Maya-maya pa. Tay, aalis na ako. Ikaw na pong bahala sa anak ko dito. Meron naman po mga pagkain dyan sa kusina kung sakaling gutumin kayo. Pasigaw na sabi ni Romeo. Sige iyo, ako nang bahala sa apo ko. Maya-maya lang ay maglalakad-lakad kami sa baryo. Bibilan ko siya ng candy. Gusto mo yon? Sabi ni Mang Crisanto sabay lingon sa kanyang apo. At tumango naman ang bata bilang tugon. Sige oh, alis na po ako. Papaliguan ko na lang siya pagkabalik ko. Sana maubos ka agad ang mga paninda ko. Dagdag pa ni Romeo at tumango na lang si Mang Crisanto. Makalipas ang ilang oras na paglalako, sa wakas ay naubos din ang kanyang mga paninda. Pero bago ito umuwi ay naisipan muna niyang tumungo sa kanilang bayan para bumili ng pasalubong sa kanyang anak. Subalit habang binabaybay niya ang daan papuntang bayan, ay kinutuban ito ng masama. Pakiramdam niya ay parang merong nangyayari sa kanyang anak, kahit na malayo ito sa kanyang piling. Ang mga ama't ina ay talagang konektado pagdating sa kanilang mga anak. Nararamdaman nila kung merong mang nangyayari masama sa mga ito. Kaya naisipan na lamang ni Romeo na bumalik sa kanilang bahay. Malayo pa lang ito ay nadidinig na niya ang pag-iyak ng kanyang anak. Kaya agad siyang tumakbo. Nang marating niya ang kanilang bahay ay agad siyang sinalubong ng kanyang binang babae. Ano pong nangyayari sa anak ko?
Iho, bilisan mo. Nang makita niya ang bata ay nanlumo ito sapagkat nanginginig at namumudla. Agad niya itong kinuha sa mga kamay ni Mang Crisanto. Nak, nak, tumingin ka kay tatay. Ano pong nangyari sa kanya? Bigla na lamang siyang umiyak, kaya agad kong pinuntahan sa likod ng bahay. Agad ko siyang kinuha. Nak, Diyos ko, dalhin na lang po natin siya sa bahay paggamutan. Pulalas ni Romeo, kaya hindi na sila nag-aksaya ng oras. Nang marating nila ang bahay paggamutan, ay tinignan ng bata ng mga doktor. Pero nung una ay wala silang makitang dahilan kung bakit nagkakagano ng bata. Makalipas lang ilang minuto ay nagising ito. Tay, nasaan po si nanay? Ang sakit ng ulo ko, tay. Nangingiyak-ngiyak na sabi ng bata. Meron nang binili si nanay. Hintayin lang natin dito, ha. Lumapit naman si Romeo sa kanyang mga biyanan at sinabihan sila na sunduin na lamang ang kanilang anak sapagkat hinahanap ito ng kanilang apo. Hindi naman nagdalawang isip ang mga ito at agad silang tumungo sa pinagtatrabahuan ng babae. Sandali lang nakha, parating na si nanay. Malakas yung anak ko, diba? Patingin nga. Ngumiti naman ang bata sa kanya pero walang ano-ano ay nawalan ito ng malay. Nataranta si Romeo habang sumisigaw sa mga sandaling ito. Pero hindi pa man nakakalapit ang mga nurse ay nawalan ng hininga ang bata. Iyak nang iyak si Romeo habang yakap-yakap ang kanyang anak. Pero makalipas lang ilang minuto ay bigla itong umiyak at natataranta habang patingin-tingin sa kanyang paligid. Na tila ba merong nakikitang kakaiba. Tay! Tay! Takot ako, tay! Papalapit na siya, tay! Natatarantang sabi ng bata. Hindi naman makapagsalita ang mga nurse na nasa kanilang harapan kasi kahit sila ay hindi makapaniwala. At nang dahil natatarantang bata sa tuwing imumulat niya ang kanyang mga mata, ay itinakbo ito palabas ni Romeo. Dito na siya kumalma tumahimik. Pinabalik man sila sa loob, pero tumanggi na si Romeo. Sumunod na lamang ito sa kanyang mga biyanan at nakita sila sa pinagtatrabahuan ng kanyang asawa. Oh, ba't nandito kayo? Kumusta ang apo ko? Tanong ni Mang Crisanto at kinuwento naman ni Romeo ang lahat sa kanila. Dalhin na lang po natin siya kay Lolo. Sigurado akong merong nangyayaring kababalagan sa kanya. O tignan nyo, maayos na siya ngayon. Subukan po nating patignan. Bulalas ni Romeo at sumang-ayon naman silang lahat dito. Bumiyay naman sila ng mahigit 2 oras. At nang marating nila ang bahay namin, ay nagtaka kaming lahat kung bakit sila nandoon. Oh, bakit parang nakakita kayo ng mga multo? Anong nangyari sa inyo? Tanong ni Lolo sa mga ito. Elo, papatignan ko sana ang anak ko. Meron pong nangyayaring kababalagan sa kanya. Nawalan ho siya ng buhay doon sa bahay paggamutan. Pero makalipas lang ilang minuto ay nagkaroon ulit siya ng hininga. Tapos meron siyang nakikita na hindi namin nakikita. Tignan mo po siya. Dalhin mo dito. Dali. Sagot ni Lolo at agad namang dinala ni Romeo ang kanyang anak. Si Lolo naman ay merong pinatak na mga kandila sa tubig at meron daw itong nakikitang figura na siya lang mismo ang makakabasa kung ano ito. Isang itim na engkanto. Gustong kumuha sa kanya. Pero hindi ko alam kung ano ang kanyang pakay o gagawin sa anak niyo.
Hayop na engkanto na yan. Bakit yung anak ko pa? Lo, saan niya nakatira? Sa likod ba ng bahay namin? Hindi ko alam. Yan din ang gusto kong malaman. Kaya naman sasama ako bukas inyo doon para malaman ko kung saan siya nakatira. Dito na lamang kayo magpalipas ng gabi. Sagot ng aming lolo. Sige lo, mas mabuti nga yan. Alang-alang sa anak namin. Pagpatak ng hating gabi ay nagsimulang umiyak ang kanilang anak. At nang dahil dito, lahat kami nagising at pumasok sa kanilang kwarto. Totoo nga na parang meron siyang nakikita na hindi namin nakikita. Napansin ko naman si Lolo ay nakatingin lang sa isang sulok ng kwarto na kung saan din pasulyap-sulyap ang anak nila Romeo habang umiiyak. Nandito siya, Tay. Gusto niya akong kunin. Bulalas ng bata habang umiiyak. Ano mang iyong kailangan sa bata? Hinding-hindi mo siya makukuha. Pasigaw na sabi naman ni Lolo habang nakatingin sa sulok na ito. Kaming lahat naman ay nagtataka kung sino ang kanilang nakikita sapagkat wala namang ibang tao doon. Hanggang sa umiyak ang isang malakas na hangin na naging sanhi ng pagkamatay ng mga gasera. Sindihan niyo mga gasera! Sigaw ni Romeo habang ang kanyang anak naman ay patuloy pa rin sa pag-iyak. Huwag niyong sindihan ang mga gasera at lahat kayo, lumabas muna ng kwarto. Sabi ni Lolo sabay tayo at sinunod naman namin ang kanyang kagustuhan. Sa paglabas namin ng kwarto ay ganun na lamang ang aming pagtataka kung bakit siya nagpaiwan sa loob. At maya-maya lang, narinig namin siyang nagsalita na tila ba merong kinakausap. Sa paglabas naman niya ng kwarto ay agad siyang bumagsak at nawala ng malay. Nataranta naman kami sa mga sandaling ito at hindi namin alam ang aming gagawin. Hanggang sa nagsabi ang aking tatay na tawagin namin si mga Romano. At kung napakinggan niyo ang mga naunang kwento, alam niyo kung sino siya. Tinawag naman namin si mga Romano at sa pagbalik namin sa bahay ay nakita namin gising na si Lolo. At ayon naman kay Romeo, nang magising daw ito ay agad niyang sinabi na isang prinsipe ang kanyang nakaharap. Pero nasaan yung anino lamang ito? Mabuti at nandito ka, Romano. Sabi ni Lolo. Hindi nagtagal ay merong ginawang orasyon si Mang Romano at sinubukan na rin niyang kausapin ang prinsipe ng mga engkanto na gustong kumuha sa anak ni Romeo. Subalit hindi niya ito nagawa. Romano, maaari ka bang sumama sa amin bukas? Pupunta tayo sa kanilang bahay upang malaman talaga natin kung ano ang nandoon. Sabi ni Lolo. Tumango naman si Mang Romano. Kinabukasan nga ay sumama sila kina Romeo. At sa pagdating nila sa kanilang bahay ay nanlumo sila sa kanilang nadatnan. Halos lahat ng mga gamit na babasagin ay nabasag. Yung mga bintana ay sira-sira na at nakabukas. Yung mga dingding naman ay may mga kalmot. At tila ba merong nagsabotahe sa kanilang bahay. Sa pagpasok pa lang ni Lolo at Mang Romano ay nakaramdam agad sila ng mabigat. Malakas ang kutob ng mga ito na doon naninira ng engkantong nambubulabog kina Romeo. At nang marating naman nila ang likod ng bahay ay dito na napasabi si Mang Romano na doon nga ang lagusan. Meron silang ginawang proseso upang hindi na makalabas doon ang mga engkanto. Meron silang nilagay na mga pangontra sa paligid ng bahay.
Meron din silang dinasal na mga orasyon, nang sa ganun ay hindi malapitan ang anak nila Romeo. Pero matapos nilang gawin to, ay mas lumala ang nararamdaman ng bata. Bigla itong umiyak at di kalaunan ay tumirik ang mga mata na tila ba sinasaniban. Babalikan ko kayong dalawa. Umanda kayo! Sabi ng bata na nasa ibang boses. Alam nilang lahat na sinasaniban ito sa mga sandaling yon. Kaya naman nagdasal si namang Romano at maya-maya pa, kumalma naman ang bata. Subalit nawalan nga lang ito ng malay nang dahil parang inubos ang kanyang enerhiya sa katawan. Nagwala naman si Romeo at kanyang pinagtatagang lahat ng mga punong kahoy na nasa likod ng kanilang bahay. Mga walang hiya kayo! Bakit yung anak ko? Pasigaw na sabi ni Romeo. Kumalma ka, Romeo. Hindi sila takot sa ganyan. Kami nang bahala ni Romano. Sisiguraduhin namin na hindi na muli silang makakabalik dito. Olo, alang-alang sa anak ko. Pakiusap. Sagot ni Romeo. Nanatili si na lolo doon ng mahigit isang linggo. Sinigurado nilang hindi na makakabalik ang mga itim na engkanto. Naging sulit naman ang kanilang pananatili doon. Naitaboy nila mga nabubulabog kina Romeo at hindi na muling bumalik ang mga ito. Binigay naman ni Mang Romano ang kanyang pinakamalakas na pangontra nang sa ganun ay hindi na muling gambalain ang bata. Hanggang sa naging tahimik ng kanilang buhay. Ayon naman kay Lolo, nang makita niya ang itim na prinsipe, ay nakaramdam daw ito ng kaba sapagkat nararamdaman niya na hindi niya ito kaya. Kaya din daw siya hinimatay nang lumabas ito ng kwarto. Tanging si Mang Romano lang daw makakatapat sa kanya. Wala nang iba. Hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo. Meron pa pong mga paparating na katulad sa kwentong ito. Maraming salamat po.